Alam nyo, ang nakakalungkot dito, may namatay na pusa. Nakakalungkot siya, no? Lahat naman tayo may pets, no? At baka akala natin, eh pusa lang yan, di naman yan tao. Hindi po, meron po tayong batas. Ang tawag doon, Animal Welfare Act of 1998. Ito yung pinakaunang batas na nagpo-protection sa mga animals, no? Ano ang bawal doon sa Animal Welfare Act na yon? Unang-una, yung tinatawag na maltreatment. Pangalawa, yung tinotorture nyo yung animal nyo. Pangatlo, neglect, pinapabayaan nyo. Anyway, hayop naman yan, may open space, pabayaan na lang natin. No? Neglect yun. At pang-apat, at ito ang masama, yung killing. Ngayon, mukhang walang ebidensya kung sinong pumatay. No? Pero meron talagang killing. Pag meron tayong sapat na ebidensya, ang pagpatay sa isang pusa o sa isang hayop o pet, no, eh may imprisonment yan. Ang imprisonment dyan is 6 months hanggang 2 years. At ang penalty sa biktima eh 50,000 pesos. So wag tayong magano, wag tayong husga na sila ang si Tirso ang pumatay kung wala tayong ebidensya kasi kulong yan tsaka fine. Pero sa batas na yan, sa Animal Welfare Act na yan, eh meron ring obligasyon ang mga may-ari ng mga animals na yan. Ano? Kailangan i-disiplina, kailangan alagaan, kailangan vaccination. So, pag hindi nyo nagawa yon, meron rin parusa. At pwede kayong i-report ng sino man pag nakikita niyang minamaltreat nyo o pinapabayaan, i-report yan sa barangay. Pangalawa, meron tinatawag na animal hotline. Tumawag kayo sa 911, animal hotline yan. Ano? At pangatlo, pwede kayong mag-file ng kaso sa Bureau of Animal Industry, Animal Welfare Division. Okay? So, talagang binibigyan natin ng value ang buhay ng isang hayop.